Hello po, kumusta po kayo dyan? Pagpasensyahan nyo po yung camera ko, medyo blurry tayo. Pero ganun pa man, tuloy pa rin yung video natin. At ngayon is pag-uusapan natin kung magkano ba yung puhunan kung magbibusiness ka ng isang printing na gagamitin mo yung photocopier machine, magkano din yung kita, at magkano or papaano ba tayo magpresyo ng Xerox or photocopy. So before that, huwag mo nang kalimutan, subscribe muna dyan, tapos like na rin ang video ito, tapos pagkatapos ng video, comment na rin po kayo if interesado po kayong makipag-interact sa ganitong mga discussion. So this time is pag-uusapan nga natin yung printing services, particularly yung photocopier o yung Xerox machine. Kasi sa hindi nakakaalam, meron po akong school and office supplies, tapos nag-offer din po ako ng laminating services, tapos Xerox or photocopier, tapos in the future, magpiprint na rin po tayo, mag-offer po tayo ng printing services. Now, doon sa nakapanood ng video ko is marahil is alam nyo na meron po akong photocopier meron po akong photocopier. Now, ito yung pagkakamali ko. I don't know if the same ba tayo na experience, pero kasi sa akin kasi is yung kinuha ko na photocopier is second hand. So meaning expected ko na meron talaga or darating talaga yung time na magkakaproblema ako, at yun nga nagkaproblema ako. Napagastos pa ako sa pagpapa-repair at napagastos pa rin po ako sa maintenance ng photocopier ko. So siguraduhin nyo lang po na if kukuha kayo ng second hand is dapat marunong din kayong mag-repair para hindi kayo malakihan sa gastos. Kasi ako second hand ngayon, so pina-change ko pa ng drum yun, pina-repair ko pa yun. At saka kung minsan kasi nasisira, so nag-hire ako ng technician, siyempre babayaran mo yung technician. At kung minsan, nalulugi ka pa dun sa bond paper kasi nga usually nagja-jam yung bond paper. So, yun yung napapayo ko if second hand, dapat alam nyo or meron kang alam kung paano mag-repair para at least hindi ka malakihan sa maintenance. So, yun po. Kaya ako ngayon is kumuha po ako ng bago na photocopier. So, this time is i-share ko sa inyo kung magkano ba yung puhunan na pinalabas ko, magkano din pa yung potential na kitaan ng photocopier, at papaano po tayo magpresyo. So unang-una, ano ba yung unit na nakuha ko? Yung unit na nakuha ko po ay Kyocera Multifunction Laser Copier Tascalpha 2020. So ito po yun. Ito yan. Yan yung nakuha kong unit. So na-purchase ko siya sa PhilCopy dito lang din sa province namin. So if interested kayo na kumuha rin sa kanila ng unit, ililink ko dyan sa description yung Facebook page nila, tapos yung address din nila. Dito lang po yan sa province namin sa Tagum City. So kung interested kayo na kumuha sa kanila ng photocopier. Now, magkano nga ba yung puhunan dyan? Actually, yung puhunan dyan sa unit na yan is 44,280. Yan yung puhunan, yan yung pinalabas ko para makuha yung unit na yan. Kasi naghahanda po tayo kasi mas maganda kasi if meron po tayong mga ibang services na ino-offer. Maganda din kasi yung photocopier, yung photocopying. So, nag-invest po talaga ako dyan sa printing services, sa printing po yan. Kasi related naman po siya sa school and office supplies, diba, ng business. So, yun yung puhunan ko. Ngayon, paano ba tayo magpipresyo sa ganitong business? Yung kagandahan kasi sa binilhan ko na store is nagbigay na sila sa akin ng quotation kung magkano yung puhunan natin per copy or per print. Kaya madali na lang sa atin yung magpresyo kung magkano ba yung ima-markup natin sa bawat print or bawat photocopy. So ito, ipapakita ko sa inyo yung breakdown. So mapapansin nyo dyan, ito, dito sa first column na ito, meron tayong cost per page na first 300 pages. Cost per page, 3,100 to 150,000 pages. At saka ito, cost per page from 150,001 to 300,000 pages. Etong part na ito, ito yung mapiprint ng bawat toner na
bibilhin natin. So una, dito muna tayo sa cost per page na first 300 pages. Kasi pag bibili ka sa kanila ng toner, o usually pag bibili naman tayo ng mga photocopier, meron talaga yung free na toner. So ito yun, yung starter toner na magpiprint siya ng 3,000 pages. Yan yung libre po na toner. Ngayon, pag naubos yan, so bibili ka ngayon ng first or regular toner mo. Yung bibilhin mo na first na regular toner mo is aabot siya ng 147 pages na pagprint mo. Kaya lang meron siyang, kaya lang bibilhin mo, meron siya, meron talaga siyang price, hindi na po siya libre. So yung first na regular toner mo na bibilhin, yung price niya po is 8,600, ito po. Or 7,678.57, depende na po yan kung magkano yung presyo sa pagbili nyo. Tapos, once na ubos niyo yung first na pagbili nyo ng regular toner at umabot na po siya ng 147,000 pages, bibili na naman po kayo ng second na regular toner nyo. Yung second na regular toner nyo is aabot siya ng 150,000 pages. Yan yung maximum niya ng page na pwedeng ma-print. Now, magkano ba yung second na regular pages, regular toner na bibilhin nyo? Aabot po siya ng 16,500. Ngayon, bakit po mas mahal ito kumpara dun sa first na toner ninyo? Kasi yung first, yung second na bibilhin nyo na regular toner is, aside sa toner, meron na po siyang kasamang maintenance kit. Kaya po siya mas mahal. So, kung ito total natin, yung 3,000 pages na starter toner, yung 147 pages na regular toner, at saka yung 150,000 pages na regular toner with maintenance kit, is aabot po siya ng 300,000 pages. Yun po yung maaabot niya na pages doon sa tatlong toner na yun. Ngayon, eto yung maganda dito. Meron kasi silang nilagay dito na part na magkano pa yung puhunan per toner. So dito muna tayo sa first na regular toner na binili natin. Yung puhunan natin eto, yung 0.480, yan yung puhunan natin per page. Meaning, sa pagprint mo ng page, ito yung magagasto mo, expenses mo, yung 0.480. Yan po sa first na regular toner. Ngayon, pagka second toner naman, yung puhunan mo is 0.590 centavos. Bakit naging mas mataas? Kasi po, tumaas din po yung presyo ng pagbili natin, di ba? Kaya, tataas din yung puhunan natin. Ngayon, kung i-average natin yan, 0.480 plus 0.590, yung puhunan natin sa dalawang toner na yan is 0.530 centavos. So, ito yung puhunan natin. Huwag na tayo dito sa 4.80 sa 5.90, kundi ito yung i-focus natin, yung 0.530. Ito yung maging puhunan natin per pages. Yan po yung basihan natin na puhunan per pages. Ngayon, depende na yan sa inyo kung magkano yung ima-markup nyo dyan. For example, yung singil nyo per page is 3 pesos. 3 pesos yung singil natin per Xerox. Ngayon, ima-minus natin yan sa 0.530 centavos. Yung 0.530 centavos, yan yung puhunan natin per copy. Remember ha, yung 3 pesos, yan yung singil natin per Xerox. Yung 0.530, i-minus natin sa 0.530 kasi yung 0.530 yan yung puhunan natin per copy. So yung labas niyan is 2.47 pesos. Yan yung tubo natin per copy. Kaya lang yung 2.47 pesos hindi talaga yan yung net na income mo. Kasi i-consider natin meron ka pang bond paper, meron ka pang kuryente, meron kang rent kung nagre-rent ka, kung meron kang tauhan, magsasahod ka pa at yung ibang expenses. So for example, by the way, ito example lang po ito ha, sa 3 pesos na singil nyo per Xerox. So ito, yung 2.47 na tubo natin is kukunan pa natin yan ng ibang expenses. Tulad ng kuryente, ng rent, ng sahod, if meron kayong pinapasahod, kung nagre-rent kayo at yung other expenses pa.
So for example, 2.47 pesos, ima-minus natin yan ng 0.5. Etong 0.5, kunwari ito yung puhunan nyo sa bond paper kasi gagamit naman tayo ng bond paper, di ba? So ima-minus natin yung 0.5 centavos. Tapos ima-minus din po yan natin ng 0.7. Itong 0.7 is, ito yung estimated nyo na expenses or estimated ko na expenses for kuryente, for rent, for sahod, at other expenses. So, 2.47 minus 0.5 minus 0.7 centavos, yung result niyan is 1.07 pesos. So, yung 1.07 pesos, yan yung magiging net profit ko or natin. If sa 3 pesos po na single natin sa Xerox. So, yung 1.07 net na po yan, meaning kaltas na po dyan yung puhunan natin per toner sa bond paper at iba pang expenses. So, for example, nakaprint ka sa isang buwan, yung naprint mo na number of copies is 5,000. So, example lang ha, 5,000 sa per month yung naprint mo na copy. So, dito times natin yan, 1.07 times 5,000. So, yung result nyan is 5,350 pesos. So, yung 5,350 pesos, yan yung posible yung kitaan sa isang buwan kung makaprint kayo ng 5,000 copies sa tubo nyo or sa net profit nyo na 1.07 pesos per copy. So yan po yung magiging posible nating kitaan sa photocopier. Pero syempre, estimated po yan. Kumbaga projection lang po yan. If matao yung lugar nyo, depende kasi yan. If marami nagpo-photocopy sa inyo, so hindi po natin expect yung sarili natin. Yan yun talaga yung eksaktong amount na matatanggap natin. Consider po natin yung maraming factor yan. For example, yung foot traffic sa tindahan ninyo, if marami ba nagpo-photocopy. If ikaw lang naman yung isa doon o ikaw lang yung store doon na nag-offer ng photocopy, expect na lang po na marami talaga yung photocopy nyo at medyo maganda yung makita nyo doon. So yun lang po for today's video. I hope you learned something. I hope na meron kayo nakuha at least man lang sa ating video na ito. No? So again, guys, do not forget to like and subscribe and also comment na rin kung meron kayong mga gustong i-comment dyan na related sa video na ito. Anyway, till next video. Bye-bye.